Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na bundok
Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alimbayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyon dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Kapag itinala ko yung mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babylonia. Ibibilang ko rin yung Pilistiya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yung sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng istantalaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito'y magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kaniya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, kaniyang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magbaba kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Yung pag-aaway ng mga Hudyo at Samaritano ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Bakit ba nag-aaway yung Samaritano at mga Hudyo? Bakit galit ang mga Samaritano sa mga Hudyo? O bakit ang mga Hudyo ay galit na galit din sa mga Samaritano? Simple lang, dahil sa kanilang kasaysayan, dahil sa kanilang pagtatalo kung saan dapat sumamba. Saan patungo si Jesus at ang kanyang alagad? Jerusalem. Ay ang mga Samaritano hindi naniniwala
na dapat sumamba sa templo sa Jerusalem kasi hindi naman iyon ang lugar kung saan itinatag ni Moses ang dapat sambahan. So meron pong kaunting historical yung kanilang pag-aaway dito sa ating ebanghelyo. Yun bang makikidaan lang naman si Jesus dahil ito ang pinakamalapit na pwedeng daanan patungo sa Jerusalem kesa umikot ka pa sa kabilang parte. Pero hindi siya tinanggap doon sa nayon na yon para lamang magpahinga. Kaya si Santiago at ang kaniyang mga kasama ay nagsabi kay Jesus kung padalhan na lang natin ng kidlat. Kumbaga parang parusahan na lang natin. Pero hindi ito naaayon sa kagustuhan ni Jesus dahil hindi naman iyon ang kaniyang misyon. Para bang ibinabalik ni Santiago ang nangyari noon sa lumang tipan kung papaanong nagpadala ang Diyos ng kidlat dahil hindi nila tinanggap si Elijah doon sa isang lugar bilang propeta. Pero hindi iyon eh. Dadaan lang si Jesus, magpapahinga, idinamay pa ng pag-aaway ng dalawang grupo. Ng mga Hudyo, mga alagad ni Jesus, at mga Samaritano. Makikidaan lang, magpapahinga lang, idinamay pa. Yun bang salitang ipinasaniyang pumunta sa Jerusalem? Determined. Ano ba yung Jerusalem? Lugar ng sakripisyo at lugar ng pananalangin o templo. Na alam natin na sa templo ng Jerusalem, doon ginagawa ang lahat ng sakripisyo ng paghahain ng iba't ibang hayop ayon sa kasalanan na nagawa ng tao. Ayon doon sa kakayahan ng tao. Ayon doon sa kanilang inihandang pag-aalay. Kung mayaman ka, anong iaalay mo? E di mas malaking hayop. Baka para makita ng mga Pariseo at Saduceo na oh mayaman to. Baka saan binili ang baka? Eh di doon din sa mga negosyanteng Pariseo. Kapag naman ang iyong inalay halimbawa ay dalawang kalapati. Ay ano to? Mahirap to. Hindi mawawala ang kasalanan nito. Yun bang palaging ang Jerusalem bilang templo ng sakripisyo ay kumakatawan sa estado ng tao? Eh sino ba ang nag-alay lang ng kalapati? Meron ba kayo natatandaan? Si Maria at si Jose. Kalapati lang ang nakayanan. Dahil ganun sila kahirap. Pero may mga taong gustong magmagaling, kaya malalaki. Mga baka, mga lamb, mga goat, kung ano yung maingay na hayop para makatawag ng pansin na kami ang... Hindi yun ang purpose. Ipinasya, determined. Jesus determined to go to Jerusalem. Bakit? Dahil kailangan niyang harapin ang tunay na misyon at pagsunod sa kagustuhan ng Ama. Ano yun? Ang ialay ang kaniyang buhay bilang pinakamataas na sakripisyo. Kaya nga tinawag siya ni San Juan Bautista, "There is the Lamb of God," ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa ating kasalanan. Kaya wala nang saysay ang mga hayop na handog dahil ang tunay na hayop, the Lamb of God, dito, kaya nandito sa ating tabernakulo, may Lamb, may Kordero,
dahil siya na ang kahuli-hulihan at pinakamataas na pag-aalay para sa kasalanan ng tao. Kaya kahit kayo magpatay ng manok sa inyong bagong bahay, hindi iyon makakawala ng kasalanan ng tao. Kasi tayo, marami pa rin tayong idinidikit sa mga hayop eh. Di po ba? Pag may bagong tulay, lalagyan ng dugo ng manok para daw tumibay. Anong kinalaman ng dugo ng manok sa simento? Merong mga bagong gamit, pabrika, kung ano-ano. May mga dugo na inaalay na wala namang koneksyon kung ano man ang pwedeng mangyari sa tao. Kaya dito sa ating ebanghelyo, ipinapakita na Jesus is determined and resolute na pumunta sa Jerusalem upang tukdin ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at kamatayan. Yun nga lang, nadamay siya doon sa dalawang magkaibang kultura na makikitulog lang, magpapahinga dahil sa kanilang paglalakbay na nangyari. Ano ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon personally? Ano yun? Huwag kang mandamay. Kung mainit ang ulo mo, mainit lang sana ang ulo mo dun sa taong nakapagpainit ng ulo mo. Hindi kailangan maging mainit ang ulo mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Kung galit ka sa isa, huwag kang galit sa lahat. Huwag kang mandamay ng nananahimik na tao. Kung bad trip ka ng Lunes, huwag mong idamay ang Martes hanggang Linggo. Ang nangyayari kasi pag tinapandang Lunes, tamad na buong Linggo. Huwag niyong idamay. Walang personalan. Huwag tayong mandadamay na hindi kasali sa ating galit. Huwag tayong mandadamay. Kung minalas ka ngayong araw, hindi naman araw-araw malas. Huwag kang mandamay ng ibang tao na naging kamalasan mo. Huwag tayong mandamay. Kapag galit tayo sa isa, sasabihan natin ng ibang tao na magalit din tayo sa kanya. Yung bang magre-recruit ka ng galit ng iba para magalit sila sa iyo at sa iba. Huwag nating idamay ang ibang tao sa ating buhay kapag tayo may pinagdadaanan. Daanan natin ating tanggapin na bawat araw pwedeng may cross na dumating hanggang tayo ay makasapit sa Jerusalem ng ating buhay. Dahil lahat tayo patungo naman sa Jerusalem para atin ding determined, atin ding ipinasya na sa paghihirap natin tatanggapin at papasanin kung ano ang meron tayo. Kapag malungkot ka, sabi nila, malungkot kang mag-isa. Pero kapag masaya ka, nagiging masaya ang iba. Kung malungkot ka ngayon, sige po, ituloy mo lang. Pero hanggang ngayon lang, bukas iba na. Hindi na dapat malungkot. Dapat naka-move on na kasi kahapon pa yon. Kung palagi mong isa sa buhay ang nangyari kahapon, wala ka ng pagkakataong isa buhay ang ngayon dahil lagi kang nakatingin sa nakaraan. Dapat ang araw-araw ay palaging positibo at palaging bago ayon sa grasya at biyaya ng Diyos. Yung nangyari po kahapon, iwanan nyo na. Ngayon ay bagong araw, bagong buhay, at determined tayo. Ipinasya nating maglakbay. Ipinasya nating magpatuloy. At iyon ang ating gagawin. Kaya inuumpisahan natin ang pagpapatuloy na ito
ng paglalakbay na ito dahil sa Kordero ng Diyos na tinatanggap natin kada misa upang tayo'y palakasin, katawan at kaluluwa upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumahin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo, ang mga nakapiit sa kanilang pagkamagkasarili, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ang kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kaniya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog na ito ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang sa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha
Sa malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard, isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misang nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinapahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa na lang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.